Hi everyone, this is Ronel from Tikaw Hub at welcome po sa aking channel. Ayan, sa video po natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano ko mag-report ng copyright infringement sa YouTube video natin. Ayan, kapag po may nakita kayo ng video nyo and then i-upload ng ibang channel, pwede mo po yun report. So, kagaya po nito, may nag-comment sa atin. Kaya nalaman natin na may kumuha ng video natin. Hanap ko nga yung channel, hinanap ko yung video ko, and then kapag may same scenario tayo, so, sundan nyo ito para mag-report ng copyright. Okay? So, switch lang ako sa aking screen recording para masundan nyo. Ayan, nandito na po ako sa aking YouTube studio. Nalaman ko na may nag-re-upload ng aking YouTube video ay dahil sa comment ni At Butterflies Can Fly. Salamat nga pala sa'yo. Ito yung sabi nga. Alam nyo ba na ninakaw ni Insider Tricks itong video mo? They enhance your voice into a female voice and nilagyan ng babaeng anime sa kanan. Ngayon, chinay ko itong Insider Tricks na channel, which is eto siya. Meron siyang 33.9k subscribers. Tapos, eto yung ninakaw niya na video ko, which is How to Recover PayMaya Account 2023. Meron siyang 38k views 8 months ago uploaded. Sa akin naman, yung in-upload ko is eto. Paano i-recover ang PayMaya account? Uploaded July 11, 2022. So, 2 years ago. Tapos yung nag-re-upload is 8 months ago. Ngayon, kapag may same status tayo na nag-re-upload ng ating video tapos gusto mong i-report, ganito lang pong gawin natin. Dito sa baba, itong mga button dito, swipe natin siya pa kaliwa. Ayan. Pag nakita na natin itong report, itong may flag, itap po natin yan. Okay? So, para ma-report itong video as copyright infringement, eto pong this directions na hyperlink, itap po natin yan. Tapos, scroll natin siya pababa. Pag nakita natin tong submit a copyright removal request button, itap po natin yan. So, eto na yung request video removal form. Meron po itong 4 na steps. Unahin natin yung step 1. Video requested for removal. Tap natin tong add video. After nyan, fill out na natin to. My content, lagay natin yung type of work is video. Subcategory niya is internet video. Source of my content is from my YouTube channel. Tapos, my video URL is kunin natin etong URL natin. Okay? Gawin natin is pag na-open natin yung video natin, o kaya kung nakapin nyo na yung link ng video nyo, paste nyo na yun. Pero sa akin, hindi pa, kaya kakopy ko muna. Okay, copy yung link, balik tayo sa form, and then paste natin. Ayan, makikita natin dito sa baba, yung How to Recover PayMaya. Channel name is Tikaw Hub, subscribers is 9.67, and views is 102k. Tapos, location of infringed content, select natin yan, entire video natin. May dalawang option po dito, timestamps, and then entire video. Sa akin case is entire video. Tapos, infringing video, eto na po yung link ng video na nag-copyright sa atin. Okay, so balikan natin yon. Ayan, history nyo po yun makikita. Then share natin, copy link. Pag na-copy na, balik tayo sa form. And then, i-paste po natin. Okay, ayan, na-paste na. How to Recover Maya. Channel is Insider Tricks, subscribers, and then views. Tapos, pili din tayo dito. Entire video. Location of infringing content. Diba sa, kung ang video nyo ay kinapi talaga lahat, tapos nire-upload lang, is entire video po yung piliin natin. Pagkatapos nyan, add to list lang natin. Then, okay na tayo sa first step. So, second step naman is copyright owner. Dito naman, mamimili tayo. Sino ba yung maapektuhan? Kailang natin myself. Tapos, copyright owner name, lagay natin. Basahin natin yung notes. This information is shared on YouTube with the user who uploaded the video. Okay, lagay natin dito is Tikaw Hub. Lagay ko lang dito yung channel name
as copyright owner name. Tapos phone number. Lagay natin yung number natin. Then, dito, relationship to copyrighted content. Lagay natin, owner. Yan. Country. Select natin, Philippines. Ayan. Dito naman, lahat ng required is fill out na natin. Street address. City. Province. Kung nasa Metro Manila kayo, lagay nyo lang Metro Manila. Then, zip code nyo. Tapos, step 3 na tayo, removal options. Meron po ditong dalawa, scheduled and then standard. Lagay lang natin schedule, okay? Depende po sa inyo, pwede rin standard, request removal now, o kaya naman ay send a 7-day notice. Ayan. Then copies. Basahin nyo po to, itong copies na to. Prevent future copies of this content from appearing on YouTube. Okay. And then certify natin. Last step is legal agreement. Basahin nyo po to isa-isa. And then check lang itong checkbox. Tapos signature. Dito basahin nyo po itong note sa baba. Dapat daw, kung ano yung nasa government issued ID nyo, yun din po yung ilagay nyo dito. Okay? So, kapag nasundan nyo ang video na to, o ang mga steps na to, and then good to go na po tayo. Click submit na po natin. Itong nasa taas. Tapos, may lalabas dito, I'm not a robot. Yan, confirm lang natin yan. Okay? So, ngayon, nandito na siya. Mag-a-appear na siya sa copyright channel natin dito. Ito. So, antayin na lang po natin or monitor ang request status. Ayan. In progress, under review pa po yan. Okay? So, sana nakatulong ang video na to sa inyo. And then, please like if nakatulong sa inyo. Thank you.